Hello! Pumunta kami ngayong araw sa QC Memorial Circle para kumuha ng permit. May prenup shoot kasi sila Mumay dito kinabukasan kaya need nila nito. Grab na nga lang kami papunta para maabutan namin bukas yung admin office. After nga nun ay kumain na rin kami. Sa Tropical Hut kami kumain at first time namin dito. Burger with fries kaya in-order namin dito tsaka tinry na rin namin yung vegetable salad nila. Parehas kasi namin favorite yung mga ganong salad kaya tinry na din namin. Bali 185 pesos yung value meal ng burger at fries tapos 85 pesos naman yung vegetable salad. Biglaan nga lang tong araw na to since kagabi lang sa akin sinabi ni Mumay na magpapasama siya sa akin. Tapos na-realize ko na ito pala yung first date namin ngayong taon kaya pumayag na rin ako. Decide kami nagperya dito sa circle after namin kumain. Di nga masyadong mataong ngayon kasi tapos na yung holidays. Pre-pandemic, lagi kami nandito ng family ko. Dito kami nagsiselebrate bago matapos ang taon. Pero ngayon si Mumay ang kasama ko para mag-date. Bali may entrance fee ng 30 pesos for children and adults. Free admission naman for senior citizens pati na rin sa mga batang 3 feet below. Ito naman yung mga prices ng rides nila. Screenshot nyo na lang if bet. Makulimlim nga nung araw na yan pero mga around 4 PM pa lang yan. Dahil dun isang ride lang din na sakyan namin. Yung ride nga na yun is itong Skybike kung saan magabay ka sa ere. 120 pesos yung ticket niya pero pang dalawahan naman na yun. Sakto nga kasi wala kang tao dun. Kami lang yung magabike. Tapos sumakit na rin naman kami. Ito nga si Mumay pinapakita pa yung benteng tira dun sa 200 na pera namin. Na-excite nga ako sa ride na to kasi first time ko sumakay sa mga ganito. Akala ko malulula ako pero hindi naman pala siya ganun kataas. Tapos ayan, sumakay na rin naman kami. Nalalayan kami ni Kuya. Tapos nilak na din naman niya bago kami lumarga. At ayun nga, nagpedal din naman kami kaagad parehas ni Mumay pagkatapos nun. Kitang-kita nga sa taas na konti lang talaga yung mga tao. Kita rin namin dito yung mga rides na meron dito sa loob ng perya. Sabi ko nga kay Mumay, huwag niya muna masyadong bilisan para masulit namin yung 120. Naastigan nga ako dito kasi nasa gilid pala yung preno niya. Akala ko kasi nasa paanan din. Sa sobrang chill nga namin sa taas, napakanta pa nga tong isa ang kulit. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Dadaling kita sa minday. Di tayo magaw. Na-trip talaga ako dito lagi pag ito yung kasama ko. Tatawa lang talaga ako ng tatawa. Tapos nang bumaba na rin naman kami, tapos nakita ko tong basurahan na to. May picture ako dito dati, kaya nagpa-picture ako ulit. After nun, nag-decide naman kami na mag-rent ng bike, kaya napadaan kami dito sa playground. Nasa bandang dulo kasi siya ng area, kaya dumaan muna kami dito. Dahil konti nga lang ang tao, nag-decide ako na mag-slide dito. Hindi ko magawa mag-slide dito noon dahil napakaraming batang kaagaw. Mo! Please! Oh, okay na. Nakarating na nga kami dito sa QMC bike station at pumili na kami ng bike na rerentahan. Itong may sidecar nga ang napili namin para hindi hassle magbike. Dumiretso na rin ako sa cashier para magbayad ng 200. 200 para sa isang oras na renta. Nag-start nga kami ng 5:45 kaya dapat 6:45 kami matatapos. Dahil excited ako magbike, sabi ko kay Mumay ako ang unang mag-aangka sa kanya ngayon. May mga part nga sa daanan na paahon at pababa. Dito nahihirapan ako since ang bigat ni Mumay at nahihirapan ako't maangat pa nga. Pero nung sa pababa naman na part, sobrang saya ko na since di na ako nagpepedal, na-enjoy ko na siya. Habang nagbabike nga, endami namin na pagkwentuhan, mga plano at goals namin ngayong taon. At syempre itinaas namin yun sa Lord. Sana gabayan niya kami sa lahat ng desisyong gagawin namin ngayong taon. If ever man na mauhaw or magutom kayo, meron din pala mga nagtitinda dito. Napabili nga kami ng 1 litrong sito kasi sobrang napagod at nauhaw na rin kami. After 30 minutes, ibinalik din namin yung bike. Sobrang pagod na kami nito. After magpahinga saglit, naglakad na rin kami ulit para pumunta ng sakayan. May nadaaran kaming underground bridge. So ginagawa pa lang siya nung time na to. Kala ko kasi ito yung nadaanan namin last time. Plano namin na mag-MRT dapat pa-uwi kasi sobrang pagod na kami at di na namin maramdaman yung mga paa namin. Nag-taxi na lang kami. Pagbaba namin ng palengke, dumaan muna kami 7-Eleven para magkape. Kasi yung hot choco nila dito malabnaw kaya pinaayos muna namin kay Kuya yung machine. Nung naayos, tumambay din naman muna kami dito sa 7-Eleven bago umuwi. Dito na rin namin inubos yung mga inumin namin. Afternoon, hinatid na rin niya ako sa bahay tapos umuwi na kami. Ayun lang, sige, scroll ka na.